Kasabayan, isang bulag na single father mula sa Lopez, Quezon, ang patuloy po na naglalako ng kung ano-anong paninda para lamang may pambili ng pagkain ang kanyang pamilya. Hindi rin po nawawala ng pag-asa si tatay na magkaroon siya ng makakatuwang pasabuhay. Yan po ang ating KBYN Special. Araw-araw, maagang naghahanda ang 60 taong gulang na si Mang Fidel. Bit-bit ang kanyang basket. Matyaga niyang nilalakad ang higit sa 1 kilometrong daan para lamang marating ang highway. Pero nakakabilib ang kakayahan at tiyaga ni Mang Fidel dahil siya ay mahigit 5 dekada na ring bulag. Ako raw, inianak na walang kapansanan. 2 taon, tinamaan ang mata ko ng sakit. Aka dyan, mga kaibigan, tinapay! Pagdating sa highway, dito na siya magsisimulang maglako ng kanya mga panindang tinapay. Minsan naman ay mga gulay o prutas ang kanyang itinitinda. Ang anak ko, may problema sa taas ng bilihin. Eh, mahirap naman ang buhay din. Kaya ako, maski may kapansanan, diretso lang ang hanap buhay. Hindi ako inaabot ng tatamarin. Piso ulit. Kabisado na rin ni Mang Fidel ang pera sa pamagitan ng pagkapa sa mga ito. Pero hindi pa rin naiwasan na minsan ay nadadaya siya sa panukli. May pagkakataon namang may nagsasamantala sa kanyang kapansanan. Nitong June, dyan ako, pinagtangkang huldapin. Tatlong hakbang ko pa lang na malalaki, tumagwaktok na sa ulo ko, binato ako ng bato. Ayun, dugo. Pagdating ng tanghali, sandaling nagpahinga si Mang Fidel para namang kumain ng tanghalian. Asin lang yan ang ulam mo? Nabudburon na ito kanina sa bahay. Idala kami ulam. Buti lang nga, natagpuan niyo ako, tsaka natagpuan ko kayo. Sumarap ngayon ang tanghalian ito. Kasama na lamang ni Mang Fidel sa bahay ay ang kanyang nag-iisang anak at ang pamilya nito. Pinatay naman na yung asawa ko. Binanggay. Hindi ko magawang sisihin ng Panginoon dahil maaring siya may dahilan. Na ay kwento niya sa KBYN na kung mabibigyan ng pagkakataon ay gusto niya muling mag-asawa. Iba yung may umaalala at nagpapahalaga. At magkaroon muli ng isang kapatid malang o dalawa ang aking nag-iisang anak. Pagkaubos ng mga paninda, diretso bahay na rin si Mang Fidel para naman tumulong sa gawaing bahay. Apo ay yung tatay na mabait, matulungin. Malaking tulong din po yung paglalako. Pag walang hanap buhay ang aking asawa, di siya po yung nagbibigay ng pangbaon. Inilapit ng KBYN ang sitwasyon ni Mang Fidel sa lokal na pamahalaan ng Lopez, Quezon. Nangako naman sila na dadalawin at aalamin ang benepisyo na para kay Mang Fidel. Dahil po nauna na yung 25 na beneficiary ng livelihood assistance, ay ipapriority na lang na po natin siya para sa next batch ng livelihood assistance. Para po siya ay matulungan natin. At para naman makabawa sa gastusin, binigyan ng inyong lingkod si Mang Fidel ng ilang sako ng bigas at mga groceries. Ito po isang napakalaking bagay na tulong nyo sa mga dukhang katulad ko. Maraming po salamat, kabayan Noli Boy de Castro. Ay nako, nakakatuwa naman po kabayan, ano? Kaya kung ano man po ang inyong pinagdadaanan sa buhay, maging inspirasyon natin ang mga katulad po ni Mang Fidel. Kita nyo yun? Ha? Wala hong paningin, 60 years old, ha? Ang tungkod lang ang kanyang gabay, ay pilit pong humahanap ng liwanag sa sitwasyon niya ngayon. At hindi po nawawala ng pag-asa sa buhay. Gusto pa nga mag-asawa. Meron pa siyang requirement ko. Hahabol pa.
Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol. Alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon.